ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pangalawang kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Magic Plato, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Batang si Luis ay isang sanbahid na bata. Minsan ang kasinungalingan niya ay pinapakinggan ng kanyang ama. Ngunit ang kanyang ina ay tutol sa ugali niya na gano'n. Umalis ang yaya ang midiin dahil gumawa siya ng kwento at pinaniwalaan naman ng kanyang ama na konsentido. Kaya di na napigil si Yaya Miding at mahirap ang loob ni mama niya na umalis ang Yaya dahil matagal rin sa kanila si Yaya Miding. Naganap sila na katulong at nagsasalbay na naman ang anak na si Luis. Ah. Ano bang ginagawa mo dyan? Gutom na ako. Ipaghain mo nga ako sandali. Sandali lang. At tatapusin ko muna to. Ano ba yan? Bakit ang dami-dami mong inuugas ang plato? Ah, ito ba? Binili ng nanay mo to. Kasi sabi niya, basag lahat daw ng plato ninyo kasi sa paghugas mo daw. Eh, aksidente naman nung pagkabasag ko ng plato, nadudulas. Ano ba? Ipaghahay mo na ako. Gutom na ako eh. Eh, teka. Diyan ka lang ha. Huwag kang aalis. Kasi may ibibigay ako sa'yo. Diyan ka lang. Okay, dalihan mo. Ano ba yun? Oh, ano ba yan? Ito. Buksan mo. Kaya nga. Ano ba ito? Ha? Ako. Plato? Oo, plato yan. Bigay ko sa'yo yan. Alam mo, matibay yan. At yan ang gagamitin mo pag kumakain ka, ha? Ah, basta, pagluto mo na ako. Gutom na ako eh. Dami mo pang satsat. Dali mo na. Gaaway na yung mga bulati dyan sa tiyan ko. Oh, sige na. Oo na. Sige na. Ano bang gusto mong kainin? Ham, bacon, fried chicken, eggs. Ang dami naman. Sige. Abay, maubos mo ba yun? Oo naman. Bakit naman di ko maubos yun? Masarap kaya yun. Sige. Magluto mo na ako. Gutom na ako. Dali mo na. Baka ikaw ang kainin ko. Dali mo! Sarap talaga, oh. Ayoko na. Ah. Busog na ako. Ano ibig mong sabihin? Tapos ka na sa lagay na yan? Oo. Tapos na ako kumain. Di mo pa naubos to, ah. Ito pa, oh. Dami pa nga, eh. Busog na nga ako, eh. Anong gagawin ko? Alaga na muli, sasaksak ko dito sa ilong ko. Usapwit ko. Busog na ako. Tama na. Ba namang bata ito? Ikaw kasi, ang dami mong pinaluto sa akin, eh. Tapos ito, sayang lang din kung hindi mo maubos. Ang dami pang natira. Oh, dami mong pinalutong hotdog at ham. Tapos, ang dami pang tira. Hindi mo naubos lahat eh. Ano ka ba? Alam mo ba, na ang dami-daming batang nagugutom? Aba, maswerte ka kasi lahat ay nakakain mo. Pero sinasayang mo lang. Tapos ikaw, nag-aaksaya ka lang ng pagkain. Tingnan mo yan, oh. Tingnan mo. Ako, asungot din ang isang ito, oh. Napakadaldal talaga, oh, Ninday. Gaya ka pala ni Yaya Midig, oh. Alam mo namang, hindi ko maubos, eh.
Huwag mo king susubok kay Papa para, Juan, para masisanti ka rin tulad ni Ayamiday. Masyadong pakialamero. Matatanggal ka sa trabaho pag sinumbong mo ko kay Papa. Ah, kaya pala. O sige, pag natanggal ako sa trabaho, wala na kayong makakasama ulit. At wala na kayong kasakasama. Kawawa ka at ang mama mo. Ikaw ang maghugas ng pinggan. Uy! Babasaging kulit ang mga plato. Kasama ang mga baso. Ha? Ganun? Talagang hindi na yun, oo. Narinig ni Mama yung sinabi ko pala. Patay ako nito ngayon. Pero teka, gagawa ko ng paraan para makaganti ako. Oo, dapat na magagawa ko ng paraan para makaganti ako sa hindi na yan. Ha? Ayun. Sige, Luis, mag-isip-isip ka ng kalukuhang gagawin mo para magaganti ka sa hindi na yun. Napapahamag ako sa kadaldala ng hindi na yun eh. Gagantihan ko siya. Gagantihan ko siya. Tapos na rin ako sa paghugas ng pinggan at napatuyo ko na rin ang mga plato at kutsara. Lalagay ko na ito sa lagayan. Ay! Ba yun? Naku, nadula sa kamay ko. Nabasag tuloy yung plato. Paano na to? Pagagalitan ako ng amo ko nito ha. Sino kayang may pakanan nito? Ay! Ay! Basag na naman ang plato! Tignan mo ang nangyari. Tignan mo, dali. Aba, nako. Bakit mo ko hinihila? Sige naman. Mahulog ako sa hagdanan. Ano ka ba naman? Daan-daan lang naman, anak. Tignan mo yun, oh. Tignan mo, oh. Kili siya talaga, oh. Nabasag niya lahat ng mga plato. Yung mga binili mo na plato, natapon na ito, nabasag. Aha? Bilis, mama, sige. Tignan mo, oh. Ano ba? Bakit mo ko hinihila? Dadali nga kita doon sa may mga nabasag na plato, ma. Ah, asa na yung sinasabi mo, ha? Oh, ma. Kanina pa nakita ko yung mga basag na platong yan, oh. Kitang-kita ng dalawa kong mata, oh, nabasag. Nasaan? Wala naman. Malis naman lahat dito sa kusina. Si Yaya Inday. Pinupunasan niya ang mga plato. Day, saan mo ba tinapon yung mga nabasag ng plato? Siguro tinapon mo na, no? Siguro tinago mo yung mga nabasag ng plato. Anong hinahanap ninyo? Yung mga plato na binasag mo. Mga plato? Ito, pinupunasan ko ang mga plato. Anong basag? Wala naman na. Ah, naku, Luis. Gumagaw ka na naman ng kwento, ha? Aba, di tama yan. Pero ma, talagang kitang-kita ko na nabasag yung mga plato, binasag ni Aya Inday. Ah, ano? Kitang-kita ko. Pasensya ka na, Inday. Oh, sige, tapusin mo na yan. Pero ma, totoo sinasabi ko eh. Sige, at may gagawin ako sa taas. Tigilan na mga amang yan, Luis. Ah, mag-imbento ka naman salita, ah.
Kaya tama na. Ano bang ginawa mo dun sa mga basag na plato? Kitang-kita ko kung paano nabasag. Nadulas ka. Aba, malay ko sa'yo kung ano-ano nakikita mo. Talaga naman na nakita ko eh, binasag mo. Ay naku, Luis. Baka nananaginip ka lang dyan. Baka iba ang nakita mo. Sandali lang ha, at maipapakita ko sa'yo. Dyan ka lang, huwag kang umalis. Ano na naman yung ipapakita mo sa akin? Ano ba yun? Oh, ito na oh. Mm. Ha? Yan. Basag na plato? Pero bakit ang nakikita ko parang nabulik yung basag na plato? Bakit ka nagpalit ng adyo? Ako ha? Namamalik mata yata ako eh. Kung ano-anong nakikita ko. Inday, ikaw ba yan? Inday! Babaeng mahabang buhok at nakablong damit. Ha? Bakit iba na naman? Maiksi na naman ang buhok at sindi na nakikita ko. Naku, kukulitin ko ang sarili ko. Baka na nanaginip lang ako. Oh, aray! Ang sakit! Ano? Gagawa ka na naman ng kalukuhan mo. O ngayon, gulat ka. Salbahe kang bata ka. Tingnan natin kung hanggang saan ang kalukuhan mo. Kung nagawa mo yan sa iba, sa akin hindi. Bibigyan kita ng leksyon, bata ka. Kala mo, maiisaan mo ako. Pero nadulas ako, mabuti na lang at by magic ako. At naibalik ko ang mga plato na basag. Muntik na rin akong madulas. Kaya pala umalis si Aling Miding. Kasi sa ugali ng ama at sa salbahing bata na ito. Ngayon, sa akin ka gumawa ng kalukuhan. Tingnan ko lang kung may ebidensya kang ipapakita para sa mga kalukuhan mo. At hanggat hindi ka magbabago, dito ako. Babantayan kita. Sana magbabago ka. Ano na naman yung sinasabi mo, Luis? Masama na yan. Papa, totoo yung sinasabi ko. May lahi atang yung bago nating kasambahay. At lahat puro nakakamanga yung ginagawa niya. Nagtataka ako. Ayan ka na naman, anak. Ayoko na nagsasabi ka na naman ng kung ano-ano. Magaya sa yayamiding mo na nilayasan tayo. Iwala kayo sa akin pa. Talagang totoo. Tutulot ang sinasabi ko. Masama ang ganyan, anak. Huwag ka manghuhusga ng isang tao. Kasi masama yan. Nung una, kinunsinti na kita. Ngayon, huwag na, anak. Kasi kawawa tayo na walang katulong. Ikaw lahat atang nakabasag nung plato natin. Ngayon naman, bumili siya ng mga bago. Tapos, ganyan ulit ang sasabihin mo sa akin. Eh, anak, di ganyan ang buhay. Pa, paalisin mo na yan dito.
Ayaw ko na siya dito. Palisin mo. Huwag kang ganyan. Di porkit ayaw mo, palisin ka agad. Pero pa, hindi naman kayo nakikinig sa akin eh. May magic siya. Magic? Opo. May magic siya. At may magic niya yung platong nabasa ko. Yung platong, alam niyo, nabasag na. Nabuo pa rin niya muli. Anong sabi ng mama mo? Pa, akong nakakita eh. Kasi akong naglagay ng oil sa sahig para madulas si Hinday. Ulitin mo kayong sinabi mo. Ulitin mo yung sinabi mo, Luis. Bihira naman, oo. Pero Papa, ano kasi, joke lang yung sinabi ko. Di ko naman alam ganun eh. Pero pa, makinig ka naman, oo. Maliwala ka sa akin, oo. Ano nga? Pa, nakapagtataka nga eh. Nabasag niya talaga yung plato, pero nabuo pa rin niya muli. Ay, believe you, anak. Na-illusion mo lang yan. Kasi sa kapapanood mo ng TV. Kaya magmula ngayon, bawal ka nang manood ng mahabang oras. Wala ding cellphone. Kung ano-ano nang andyan sa isip mo at ginagawa mo. At isa pa, di ka na rin makakapunta sa mall. At yung mga comics na pinagbabasa mo, itapon mo lahat yan. Pati yung kalukuhan mo na sita ka ng sita. Kasi ayoko na mapahamak sa ginagawa mo. Ako, bakit kaya ayaw kong paniwala ni Papa? Bakit ayaw nilang maniwala? May magic si Day? Bakit kaya ayaw nilang maniwala? Kailangan isa kay Mama at Papa ang maniwala sa akin may magic si Day. Oo, dapat. Maniwala sila sa akin. Luis, huwag mo nang ituloy ang binabalak mo. Di ka makakaluso sa akin. Alam ko kung ano ang nilalagay mo dyan sa kaldero. Kaya huwag mo nang ituloy. Ha? Nagbago ang anyo. Ano? Itutuloy mo pa ba? Ha? May lahi kaya ng witch, ha? Uy, anong pinagsasabi mo dyan na witch ako? Witch ba itong ganitong kaganda? Ganito kabait? Ano? Mabait ka ba? Eh, lagi mo kong pinapahamak eh. Aba, teka lang. Alam mo, ikaw ang nagpapahamak sa sarili mo. Basta, I don't like you. Huwag ko sa'yo, umalis ka na dito sa bahay namin. Ay, umalis naku, ka na. Little boy, di mo ako basta-basta mapapaalis dito. Naluto ka na ba? Opo, ma'am. Maghahain na po ako. Ay, ikaw naman. Imbis na nakatungkang ka dyan, mag-aral ka ng lesson mo kaysa laging nandito ka sa kusina. Oh, sige na. Mag-aral ka na dyan sa silid mo. Di puro ganyan lang. Tama ang yaya mo. Kaya kusunod ka sa utos sa iyo. Magbabago pa kaya ang ugali ni Luis? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Magic Plato!
dito sa ating dulang. Mga kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Mayra Abrihal Narnula, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.